straight away tayo ngayon ang ating tema naman ay tungkol naman sa life saving equipments. Gawin itong part 1 or part 2, madami ito. So in case, nagsakay ka ng barko, kaya nito, nagjo-duty kasi ito yung pilot house kasi. Ito yung pilot house. Ayan ang pilot house. Ayan, so ito ang pilot house natin. No? Nasa pantalan kasi tayo. So ngayon, in case of emergency, sample, may man overboard, may lulumundag, no? Sa gilid. Sample, yan, gilid ng barko. Ayan, no? So ay pag lumulundag to, ito naka-duty sa pilot house, guys. Ito siya, nakikita nyo ito. Ito yung ano eh. Man overboard. So ito yung man overboard na life ring, no? Life ring with minus siya marker. So ito siya marker, marun to, nakita niyo sa ilalim ito. Ito pag pagbagsak sa dagat ito, tanggalin to, may pin to dito. Itapon yung sample dito sa left side or port side. Sa kabila meron din. So pag man overboard at sa left side, pag narinig agad na receive ng mga tao ng duty dito sa pilot house, duty officer or may mga kasama siya. Itatapon to. So pagtapon sa pool, lumundag doon, nakita. So habang hindi pa umikot yung barko, ibagsak to, man overboard, kasama na to. To. Kasi automatic to guys, yung cradle na to. Matanggal, ganunin mo lang yan. Tanggal na yan. So sasama dito, may lupin, no? Itong painter niya. Tapos yung linyang ito, nakita mo yan. Paghulog dyan, kung saan yung banda. So yung tao doon na lumundag, mahulog to siya, lulutang to. Pag na ma-turn upside down to, makalutang to siya. So pag lumutang to pag araw, may smoke to eh. So ibig sabihin, light smoke to eh. Pag gabi, pag araw, malayo, may parang orange ang color nito. Pag ano siya, magkukolor to. Tapos pag nagbaligtad, maggabi, mag-iilaw to. Nakita mo to kayo, mag-iilaw to siya. So laging sinichick yan, no? Light boy with light and smoke. So ngayon, oh. So ito, so iyan, pag ano, pag-ikot ang barko, kakandakte ng Williamson turn eh. Dalawang turn to. So, hindi na lang i-elaborate yan. So, meron dyan. Oh, nakita mo. Okay, oh. Ah, nakita tak, oh. Man overboard. Okay. Throw life buoy. Keep man in sight. Inform the bridge or pilot house or the officer of the boat. State man overboard and give location. So, yan ang mga palataan dito. Meron to. So, ito siya. Part to sa mga life-saving equipments. No? So, ngayon, lalabas tayo guys sa gilid. Sa gilid ng barko. Ito. Yan, so ito ngayon. So, the top officer. Busy ka ba, Telebike? Okay, sama na. Natsimpuhan natin. Na-explain ko na. So, ito, top officer. Ito yung interplatable life raft. So, left and right or port and starboard ang barko. Dito sa mga boat station, boat deck. The top officer, which is also the master license, mag-explain sa atin. Detalyado dito tungkol sa... Okay, bibira natin si top officer na mag-explain. Okay, Chief? Ito yung ano namin, yung interplatable life raft. Port and starboard. Ito yung station niya. Dito, nakahilira yung kuwan sa yung mga specific na posisyon ng mga crew. Mga launchers. Launchers. Oh. So excuse me, Chief. In case of sample, pag overboard, kung hindi lang outright, hindi lang pangdalian, makaposisyon pa yung mga launchers. Oh, mayroon tayo kung mayroon pang enough time. So bakit, Chief, di ba may dalawa to? May automatic siyang ma-release kahit walang tao at pwede i-manually release. So, oh, explain natin muna ang kaibahan sa dalawa. Okay, explain dalawa, mo, Chef. Dalawang method ng ano launching ng life. Teka muna, i-explain mo yung loob muna, loob, lahat, ano nakalagay. Ito yung ano natin, inflatable life raft, Sulas Pack B. Dalawa kasi yan, yung Pack A tsaka Pack B. Ito tayo, Sulas Pack B, 25 persons. Ito siya, doon tayo nagkakaano tayo sa pagkain, saka yung pyrotechnics. Ito, wala to siyang, ano, wala siyang pagkain. Sa Sulas, sa Sulas Pack B. Kasi cost-wise lang yung ano natin, biyahe. Hindi pang malayuan. Yung, so ano lang nasa loob, Chief, nito? Loob nito, mayroon siyang, ano, pyrotechnics, mayroon siyang... Ayun, may check, ito. Itong loob niya, mayroon siyang... Mayroon din sa kan. Container. Mayroon siyang bailer, mayroon din siyang rescue buoy, mayroon din siyang, ano, yung... one buoyant smoke, two parachute flare, and three hand flares. Yun yung ano niya, yung pang-attract attention pag mayroong possible na rescuer. Balik tayo sa dito muna sa ibabaw. Lancing, two methods. Mayroon siya. Teka muna, explain ko na. So ibig sabihin, pag manual release or automatic sample, yun, mayroong problema sa barko. So ngayon, mayroon ang launcher dito. Bago explain sa in detail, ito siyang life raft. Pwede mag-release manually. Or pag walang tao, mag-submerge siya. Si shipmate ang ngayon, mag-explain ito, ano ang gagawin, pati tali at yung mga cylinder niya at laman. Kaya,
to kuan, kung mayroon pa kayong enough time na mag-lunch ng kuan ng inflatable life raft, so ibig sabihin yung ano nyo, yung pag-aabandon nyo, hindi ano, mayroon pa kayong enough time, so manual nyo yung ano nyo, manual launching. Manual launching. Ito, i-check nyo muna. I-check nyo muna yung ano, yung painter line niya na naka-ano. So yung tali. Oh. Ang length yan, Chip, gaano? Hanggang dagat? Hanggang dagat or 35 meters. Depende sa taas sa barko. Standard. O freeboard ng barko. Yung height mula sa waterline, no? Nandito rin yan. Ito, painter line niya is 22 meters kasi mababa lang yung ano natin. Barko. Mababa lang yung freeboard. Tsaka yung drop height niya is 18 meters. Depende sa ano, sa barko. Ito yung kuan, ito nakatali siya. This is nakatali siya sa weak link. Ang gamit ng weak link, ito siya pag nagkakaroon ng doon sa isa na yun, yung ginagamit na yung hydrostatic release unit. So ito yung HRU. Ilang klaseng HRU tayo mayroon sa barko? Mayroon tayong dalawa. Mayroon ito yung disposable. Disposable to every annual, year. Annual, every year. Every year. Hindi na papalitan diretso, hindi na recondition. Hindi na recondition. Yung isa, yung ano, yung conventional type? Yung serviceable. Siniservice yun yearly. So ito, automatic, palitan diretso, dispose. Yearly, expire to siya ng ano, ito. So anong gamit natin para ma-explain natin sa mga tao? Ang gamit nito is ito yung hydrostatic release unit. Hydro is tubig, di ba? Hydro. Tapos nag-automatic siya ito. Napuputol to siya. Pag submerge sa tubig. Submerge ng 4 ilang to 6 meters. 4 to 6 meters. 4 to 6 meters. Matrigger. Trigger to puputol pag snap siya. Nakikita nyo, ito lang kasi yung naghahawak ng ano. Yung turnbuckle ulit? Ito naghahawak. So automatic ng release yan sa dagat na? Automatic. Pag snap nito, walang tao. Lulutang to. Lulutang, cylinder. Lulutang tong cylinder, yung shell. Yung shell ng kuan, life raft. So, teka muna, Chip. Kung manual release yan, tatanggalin na lang ang... Dito na lang tayo sa turning bubble. Pag may panahon pa. Dito. Wala na dito kasi pag dito, dito ang ano, yung... At nag-activate ng isa rin, mas snap to, tsaka yan, putol. Yun. Pero pag ito, dito, kasi turning back. Sa manual release. Ngayon, Chip, pag naman-manual release, anong gagawin sa mag-release niyan? Loosen mo to, tapos i-make sure lang na nakakabit pa to. Kasi pag nahulog to, tapos hindi to nakakabit doon, hindi mo na ma-inflate. Kasi naka-attach siya, di ba? Kasi kailangan mong hatakin to dito sa taas. So, ang purpose niyan, Chip, hahatakin para ma-inflate, para mag-activate ang loob, yung loob niya. Yung CO2 cylinder. Kasi para ma-interior to, di ba? Ito ay ano lang? Shell lang to, shell. Sa loob niya, para interior. Yung inflatable life raft talaga na sa loob. Mayroon siyang mga ganito, pero paputol yung, lang yan. Putol to. Enough yung ano, yung pressure ng kuan na putulin yung tali na yan. Na mag-expand. Kasi magtanong sila bakit may tali, maputol. Kaya putulin yan. Kaya tumasnap to, kasi ito rin. Kaya rin ang putulin yan. Dito na, manual release. Loosen mo to. Pag na-loosen mo na to, itong pelican hook, yan, pwede mo na siyang matanggal dito. Ito, matanggal mo na siya dyan. Tapos, yun na, natanggal mo na yan. Ibig sabihin, free na to. Okay. Free na to siya. Wala na siyang lashing device. Wala na siyang lashing. So, tali lang yan, ha? Tali lang, ha? Tali. Para make hindi sure, mahulog, tumakbo yung barko. Make sure ito na nakatali pa rin dito sa ano sa weak link niya. Sa weak link ng lasing. Huwag kayong mag-alala kasi ito 35 meters to. Yan naka-secure diyan yung lubid sa ilalim. So yan ang mahulog yan, doon. Paghulog, pag na-trigger doon ang anong sa loob yung CO2. Yung CO2 cylinder niya. Hangin, no? So parang nabunot yung pin doon para sa hangin magbulwak siya. Bulwak. So ngayon, pag-inflate, tapos ngayon, ito na. Ito namang liber na to kasi ano na? Free na, wala na siyang lasing accessories. Tapos mamaya, titingnan mo ngayon doon kung free na doon, free yung tubig, walang tao doon sa kuwan kasi minsan may iba ring ano, nandoon na pala sa baba. Paano pa? So i-check mo. I-check mo yung area. Bago kung... natin, so ang cradle, bago mo tanggalin dito. So ang cradle, Chip, ito, yan. Yan, ito. Bago so pagbunot mo dyan. Pagbunot mo dito, kasi free na to. Pagbunot, automatic yan, laglag na yan doon. Ang may iwan mo na lang sa taas is ito.
So naka-connect pa diyan. Nakakaatat sa weak link. O tapos pagbagsak doon sa cylinder, pagbagsak doon sa baba, hatakin mo lang 'to. Para ma-inflate yung loob. Inflate, ma-trigger. So kaya ulitin, kaya niyang wasakin ha o, ito. Kaya, kaya ito. Para para mag-inflate yung interior sa loob. Tatanggal tong seal, yun dan nasa loob. So ngayon, anong gamit? So ito yung illustration kayo. So, ito. Pakita ito. Oh, yan oh. So ito, yeah. Ito paano naman yung mga launcher sa sunod? Saan sila sa pababa? Ah, pababa sila. Waterborne na yung ano mo, waterborne na yung tagat na. Oh, life raft mo. As much as possible, embark the life raft dry. Ah, dry. Walang tubig, oh. Oh, dry na hindi ka basa kasi delikado ka sa hypothermia. Hypothermia, paano kung malamig yung panahon? So, ano yung laman? Ulitin natin. Pag nasa loob ka na, mayroon doong... Mayroon ding tipi ito. Yung thermal protective kuan na itatrap yung heat ng body mo. So maganda talaga. Ito lahat yung life raft? Accommodate lahat pa sa aero? Oh, kaya. Pati cross, oh. So kaya. Sa dami nito, ilan to lahat ito? Ito is... Ilang cylinder lahat? 40 to, 40. Kabilaan? Oh, 1,996 yung capacity. May ilang araw to, Chip? Okay pa yung inflation? Inflation? Oh, nagsakay sila sa dagat ito. Na-inflated pa. Hindi ba kasi paano yung hangin niya? Yung hangin niya? Oh, na hindi pa sisirang alaw. Pag ito, pag nag-reduce yung ano niya, mayroon din siyang pambumba sa loob. Okay, oh, may pambumba. Oh, may kasama mo. Okay, di ba? Nabuta siya, mayroon ping pantapal. Ah, may pantapal, pambulkit, oh, vulcanizing. Hanggang mariskyo kayo. Okay, ayos, oh. So, mayroon mga linya, lupid doon. Oh, mayroon. Pang-attract ng atensyon. Mayroon, mayroon. Sinabi ko na kanina. So, ito, hagdanan to, disembarkation ladder. Oh, dito, oh, dito. Dito, baba. Dito, ito yun, disembarkation ladder natin. Hagdanan ka ba? Hagdanan to, ito, yan. Yan. So i-lower? I-lower to. Dapat enough yung length niya na mag-touch doon sa water para hindi mabasa or mabitin. Para maka- so annual ang inspection? Annual. Check annual, up? Palitan annual, ng loob? Oh, reservice? Check yung mga laman dito, yung mga anti-seasickness spills, yung gamot. O yung first aid kit niya kasi nag-expire yun. Yun yung siniservice. Saka so, yung... cylinder niya. So may certificate o chip, no? Meron. So kompleto tayo, guys. So okay. Ngayon dito kasi sa sunod na mga area, ato pisa-pisa na tayo at paintindihan. So thank you very much at Chief Officer, like well explained lahat ng kagamit sa ano pag disengage dito, pag may tali man paano puputulin pa. Ayun, no. Yun mga kadalasan question na ano na hindi nasasagot. Yung ano, yung printer line niya. Halimbawa, nandun ka na sa baba. Paano mo ngayon yung puputulin yung printer line is nakakamit man dito sa barko? Oh. Ayun, yung mayroon siyang jackknife. Oh, may patalim. May patalim to. Doon na sa loob. Kasama siya sa equipment na napapaloob doon sa inflatable life raft. Yung jackknife, yung kaibahan niya sa kuan kasi hindi matulis yung dulo niya. Ah. Kahit mahulog mo, hindi mabubutas kasi ano ba to? Oh, mapurol. Oh, mapurol. Pero yung sharpness niya, mapaputol yung, ano, yung printer line. So, yun, kompleto na ang katanungan. So, pang last guy, ito ang illustration. Yan, yung illustration. So, ito ha, mula dito sinabi niya, hanggang pag-manual release, kita nyo, cylinder mo na hanggang na-inflate na, o nakita mo, inflated na, so dyan, sasakay ka kompleto ng gamit, at saka may pamotor tali. Yan, yung sinasabi niya. So, dito mga guys, thank you very much, Chief Officer. Well explained. So, sa iba na namang lugar, sa next, pag may time. Okay, thank you.